Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes. At isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, "Mr. President, can I have your watch as a graduation gift?" Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na, "Why would I give you my watch?" Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang dagdag pa ng isa, baka biro lamang ito. Gayunpaman, kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad at sa chain of command. Sa karanasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay Abu Sayyaf. Pero kung tutusin kasi, ang ama ni VP Sara ay nahilig sa pagbibigay ng mga relo sa mga sundalo. Toong 2019, binigay ng Pangulong o ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo kay graduating cadet Alberto Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo. At nung Marawi Siege naman, binigay ni Pangulong Duterte ang kanyang relo sa isang sundalo. Ganon din ang ginawa niya sa pagbisita sa isang kampo sa Northern Samar noong taong 2018. Pero ang hindi po malinaw kung ano ang konteksto ng umunay paghingi ng kadete ng relo mula sa Pangulong Bongbong Marcos, bagay na ayon sa ilang PMA graduates na nakausap namin ay hinding-hindi nila iisiping gawin. Pero meron pang isa pang posibleng paliwalag ayon po sa isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pinag-uusapan daw kasi ito ngayon sa mga group chat ng mga PMA alumni. May bagong tradisyon daw na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na relo dahil tungkol daw ito sa ibang klaseng watch. Parang, can you watch my back o bantayan mo ang aking likod? Sa konteksto kasi ng militar, ang watch ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapwa-sundalo nila ang kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin niyan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan habang ako'y nakagwardya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Mali kayang ang hiling talaga ng kadete ay siguraduhin ng Pangulo na may nakabantay pa rin sa likod ng mga sundalo sa mga pagkakataong sila ay nakasabak sa panganib.